Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Sa mga nakaraang aralin, pinapag-aralan natin ang pangyayaring may kinalaman sa paghahanda sa pagsasarili ng ating bansa. Sa aralin ito, iyong malalaman at masusuri ang pagtatatag ng pamahalaang Commonwealth at ang mga nagawa nito para sa adhikain pagsasarili. Narito naman ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng ating aralin ay natatalakay ang mga programa ng pamahalaan sa panahon ng Commonwealth. Handa na ba kayong matuto mga bata? Tara, halina't simulan na natin ang ating aralin. Ang pagpapatibay ng batas Tidings Smack Talky ang naging wakas ng mapayapang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Nakatitiyak na ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang araw ng pagsasarili mula sa pananakop ng mga Amerikano. Ang pagtatatag ng pamahalaang Commonwealth ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino tungo sa bagong panahon sa kasaysayan ng ating bansa. Mga bata, alam niyo ba kung kailan pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas? Kung ang sagot nyo ay 15 ng Nobyembre 1935, ay tama kayo mga bata. Noong 15 ng Nobyembre 1935, pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth sa gusali ng lehislatura. Sa harap ng halos kalahating milyong Pilipino na nagtipon-tipon sa Sunken Garden sa Maynila, ay nanumpa si Manuel L. Quezon bilang pangulo ng ating bansa at si Sergio Osminio Sr. naman bilang pangalawang pangulo. Silang dalawa ang nagwagi sa halalan noong 17 ng Setyembre 1935 laban kina Emilio Aguinaldo, ang pinuno ng Himagsikan at unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasama din ito si Gregorio Aglipay at Pascual Racorial. Nagsagawa agad si Manuel L. Quezon ng mga reorganisasyon sa pamahalaan batay sa mga probisyon ng bagong saligang batas ng 1935. Nilikha niya ang lupon ng pamahalaang taga-siyasat upang mapag-aralan ang lahat ng sangay at kalagayan ng gobyerno. Bumuo rin siya ng maraming kagawaran at kawanihan upang matugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Ngayong alam na natin kung kailan pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth, atin namang aralin at pag-aralan ang mahahalagang patakaran at programa ng pamahalaang Commonwealth. Hindi naging maganda ang kabuhayan ng ating bansa noon, kaya isinasagawa ng pamahalaang Commonwealth ang mga sumusunod. Nagtayo ng mga hiraman ng salapi para sa mga magsasaka. Nagkaroon din ng kontrata ang mga magsasaka at nagmamay-ari ng lupang sasakahin. Nagkaloob din ang pamahalaan ng malaking bahagi ng lupa sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng sariling lupang sasakahin.
kasama din sa programang pangkabuhayan ay ang pagdalaga ng kaukulang sahod, minimum wage at 8-hour labor para sa mga manggagawa. Nagtatag ng Rural Progress Administration of the Philippines upang mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay sa mga probinsya. Kasama din sa programang pangkabuhayan ang pagkakaroon o pagdatag ng Court of Industrial Relations upang mapahusay ang hukuman na siyang susuri sa mga alitan ng mga manggagawa at kapilisa. Kasama din sa programang pangkabuhayan ang pagdatag ng mga sangay at tanggapan na naglalayong mapaunlad ang industriya, korporasyong pangkalakal, kilusang pangkooperatiba sa larangan ng pamamahagi at pamimili ng mga paninda. Marami pang nagawa ang pamahalaang Commonwealth para sa ikabubuti ng mga Pilipino at ng ating bansa. Itinadhana sa saligang batas na ang pagtatanggol sa Estado ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan. At sa pagtupad ng tungkulin ito, lahat ng mamamayan sa ilalim ng batas ay kailangang magkaloob ng serbisyong military o sibil. Ang batas sa tanggulang bansa o National Defense Act ay nagtadhana ng sapilitang pagkakaloob ng serbisyong militar at ang pagtatag ng hukbong Pilipino na siyang namamahala sa pagsasanay, pagsasaayos at pagpapanatili ng hukbong magtatanggol sa bansa laban sa mga dayuhang mananakop. Ang mga lalaki ay sinanay din sa mataas na paaralan upang maging handa sa pagpapanatili sa katahimikan at kaayusan sa pamamagitan ng Preparatory Military Training o PMT. Iminungkahi ni Manuel L. Quezon na magpatibay ng isang batas na lumikha ng surian ng wikang pambansa. Kaya naman, siya ay sinaguriang ama ng wikang pambansa. Ang wikang Tagalog ang napili nilang gawing saligan ng wikang pambansa. Ipinalabas din ni Pangulong Quezon ang kautusan bilang 134 o Executive Order 134 na Tagalog ang saligan ng wikang pambansa upang magbigay daan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Alam niyo ba mga bata na maraming mahahalagang nagawa ang pamahalaang Commonwealth para sa mga kababaihan? Ang mga ito ay ang pagkakaloob sa mga babae ng karapatang bumoto. Binigyan din ang mga kababaihan ng karapatang kumandidato sa anumang pwesto sa tanggapan ng pamahalaan. Pagmasdan nating mabuti ang aking inihandang larawan mga bata. Kilala niyo ba kung sino ito? Kung ang sagot ninyo ay si Binibining Carmen Planas, ay tama kayo. Si Binibining Carmen Planas ang unang babaeng naging konsehal sa Maynila. Ito naman si Ginang Eliza Ochoa. Si Ginang Eliza Ochoa naman ang unang babaeng nahalal sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sinikap ng pamahalaang Commonwealth na mapahusay ang sistema ng edukasyon. Kaya isinabatas ang Education Act 1940 na kinilala bilang Commonwealth Act No. 586, itinakda sa batas na ito ang ilan sa mga pagbabago sa edukasyon ng ating bansa. Kasama sa programang pang-edukasyon ang libreng pag-aaral sa primary. Pagtakda sa taong pampaaralan mula Hunyo hanggang Marso.
kabilang din sa programang pang-edukasyon ang pagtaas sa 7 taong gulang ang edad na dapat tanggapin ang bata sa paaralan. Kasama din dito ang pag-alis sa 7 baitang sa mababang paaralan, kung kaya naging 6 na taon na lamang ito. Pagbibigay diin ng edukasyon sa paglinang ng damdaming makabayan sa mga mamamayan. Pinagbuti rin ng pamahalaang Commonwealth ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagpapagawa at pagpapahusay ng mga sumusunod. Maayos na lingkuran ng telepono at radyo, tulay at daan upang mapalapit ang mga lungsod at bayan. Kabilang din dito ang pagbibigay diin ng kaukulang pansin sa pagbalik ng mga katutubong awitin at sayaw ng mga Pilipino. Ang pamahalaan ay nagtakda ng salaping gugugulin para sa pagpapaunlad ng sining, agham at panitikan ayon sa itinadhana ng saligang batas. Totoong malawak at maraming nagawa ang pamahalaang Commonwealth, subalit nag-iwan din ito ng malalim na tatak sa ating kaisipan na kung tawagin ay colonial mentality o ang pagkahilig natin sa mga dayuhang produkto lalo na sa tinatawag na stateside o imported, tulad ng hamburger, bacon, ham, sausage, hotdog, sandwich, ice cream at cake. Nagustuhan ng mga Pilipino ang lasa ng mga ito, kaya naging bahagi ito ng pang-araw-araw na pagkain natin. Sa pananamit naman, Amerikana, korbata, pantalon, t-shirt, palda, blouse, short at sapatos, ang dating anyo at paniniwala ay napalitan ng kanluranin. Ngayong alam na natin ang tungkol sa pamahalaang Commonwealth, sagutan naman natin ito, mga bata. Tanong to, suriin natin kung wasto o mali ang isinasaad sa bawat pangungusap. Una, pinasinayaan noong 15 ng Nobyembre 1935 ang pamahalaang Commonwealth sa pamumuno ni Manuel L. Quezon. Ang tamang sagot sa unang pangungusap ay wasto. Tingnan naman natin ang pangalawang pangungusap. Inaguri ang ama ng wikang pambansa si Pangulong Osmeña. Ang tamang sagot naman sa pangalawang pangungusap ay mali. Dumako naman tayo sa pangatlong pangungusap. Nabigyan ng karapatan ang mga babae na makaboto at maiboto. Ang tamang sagot sa pangungusap na ito ay wasto. Tingnan naman natin ang pang-apat na pangungusap. Si Binibining Carmen Planas ang unang babaeng naging konsehal sa Maynila. Ang tamang sagot sa pang-apat ay wasto. Sagutan naman natin ang panglimang pangungusap, mga bata. Pinagbuti ng pamahalaang Commonwealth ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa.
Ang tamang sagot naman sa panglima ay wasto. Mga bata, tama ba lahat ng inyong sagot? Mahusay mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayo sa inyong aralin na tapos at naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!